Maganda mga prinsipyo ng fraternities and sororities. Maganda din yung mga activities nila. Hindi basta-basta itong samahan na to. Kung sa isang banda nga naman, maganda nga talaga sumali, ang daming advantage ng pagsali ng frat. Pero ang tanong, saan tayo sasali? Well, pag-isipan nyo yan ng mabuti. Tignan nyo yung history nila, tignan nyo kung sino mga membro nila, at kung makakatulong talaga sa inyo, individually. Dapat, kung sasali tayo, doon tayo sasali sa mga magagaling na fraternities. At kayong mga babae, dapat sa prestigious sororities naman. Alam niyo po ba yung apo? At the start, of course, the idea of the fraternity for me is that inuman, diba, tsaka may kasama ka kagad, marami kang barkada kagad. As it developed, no, as my years in the fraternity developed, hindi pala yung fraternities, inuman lang or ano. Nagsiservice sila sa barangay namin. Tapos, parang naging kaibigan namin sila. So yun, grabe pala yung mga apo kasi nade-develop doon yung friendship through service. It is a phenomenon. Hindi lang simpleng fraternity to. Once na pumasok ka ng apo, habang buhay ka ng apo. Pinaka-pili-pili ko yan, maraming fraternity ko sa UP. Unang-una na ito, International Service Fraternity. Pangalawa, nakita ko ito na ang pagiging member nito ay isang challenge sa buhay ng isang nag-aaral sa UP.